Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logi CCU Academy. Ano nga ba ang gagawin natin sa mga CCU kapag tag-ulan? Kasi napaka-sensitibo ng mga CCU at karamihan sa atin ang alam natin pag tag-ulan, delikado ang mga CCU. So talagang napakaganda pag-usapan ng topic na to para mas lalo nating maunawaan at maintindihan kung ano ang gagawin natin para mabuhay natin ang maayos ang mga alaga nating sisiw. So, dito sa Logis Farms, ang practice natin dito sa Sisiw Academy is day 1 pa lang nandito na sila sa loob ng barn, nasa loob na sila ng barn brooder natin na transparent plastic ang paligid, ang dingding, at mayroong rice hull o ipa na nakasapin. So, sa mga naunang video vlog natin, nabanggit ko nga na yung ipa is nagbibigay ng comfort or ng init sa mga katawan ng mga alaga nating sisiw para hindi sila ginawin sa gabi. At kung nabasa naman sa araw, nagsisilbi itong parang dryer nila, patuyuan, lulubog lang sila dito, matutuyo ng katawan nila. So pwede na sila maglaro ulit. So isa sa mga napaka-sensitive na edad ng sisiw ay first week hanggang 2 weeks. So at that time kailangan wag silang mabasa, wag silang ginawin ng husto. So it's really important na sa design ng brooder natin, unang-una kailangan, kung kagayahin niyo ang brooder ko, ang konsepto unang-una dapat tuyong-tuyo ang loob niya. Madalas kayo magpalit ng ipa, tuyong-tuyo, wala ni anumang traces ng basa. Kasi matutulog ang mga sisiw sa gabi. So, ang lupa, malamig yan. Kung manipis ang pagkakalagay mo ng ipa, giginawin pa rin niyang mga sisiw. At kung may mga tulo-tulo sa gilid ng ulan, kung tag-ulan, mababasa sila, giginawin pa rin yan. Kaya kung mag-importante na mabigyan natin sila ng very comfortable life dito sa loob ng brooder. So makikita nyo sa loob ng brooder ko, ano? So every 3 days, nagpapalit tayo ng ipa. Relax na relax, very comfortable ang mga sisiw kasi maluwag and everything. So ang design ng brooder natin na to is, pag tag-ulan at sobrang malakas ang ulan sa mga sumunod na araw, isinasara natin ito. Binababa natin ang plastic na to, isinasara natin. Although maliwanag pa rin sa loob nila, pero hindi sila makakalabas. Nasa loob lang sila, sa loob papakainin, sa loob papainumin. So very crucial yun sa first 2 weeks. Ngayon, kung hindi naman maulan, hindi naman malakas ang hangin o kung ano pa man, hindi sila basa, walang problema kahit araw-araw natin palabasin. So dito sa Sisiw Academy, araw-araw natin pinapalabas sa mga alaga natin sisiw. Except pag talagang yung buhos ang ulan. Kasi itong past few weeks, talagang grabe ang ulan dito sa farm, sa area natin. Talagang sobra, araw-araw na lang. Siguro, pang 4 months na to. So, pang 4 months ang sobrang ulan, kaya binabartuloy na natin ang mga sisiw natin. Pero ngayon naman na medyo magandang panahon, ayun, nakagala naman sila. Although malakas lang talagang hangin, ang mga sisiw natin nakagala naman. So, ang konsepto lang kasi, kailangan ang mga alaga nating sisiw, huwag silang ginawin. Kasi pag gininaw, dyan napapasok ang pneumonia. Dyan napapasok ang konting basa ng sipon sa ilong. Dyan napapasok ang lahat ng klase ng sakit na pwedeng pumasok sa kanila. Kasi babagsak ang immune system nila. Kasi isipin mo kung ikaw din, nasa gubat ka, magdamag kang basa, nakasilong ka nga, pero ang sinisilungan mo, basa din, at wala kang damit, siguradong giginawin ka. So mga sisi, for the first 2 weeks, talagang ang mga balahibo niyan, ang liliit pa, nagde-develop pa lang. So it's really important na huwag silang mababasa. Although kung halimbawa, pinalabas natin sila, tapos biglang bumagsak ang ulan, nabasa sila, marunong namang sumilong yan. Huwag lang yung araw-araw isang linggo na umulan, so talagang doon sila magkakaproblema. Pero kung hindi naman araw-araw na umuulan, okay lang. Kahit mabasa sila paminsan-minsan, sa sinasabi ko nga, kaya nila magpatuyo dito sa loob ng brooder kasi kailangan makapal na makapal ang ipa. 3 inches or pataas, 4 inches. Mas mainam at every 3 days ang palit. Kasi yun nga,
Pag hindi ka rin madalas magpalit, magkakaproblema ka sa ammonia. Sa amoy na ma-irritate ang ilong, ma-irritate ang mata. Yan ang umpisa ng katikati hanggang sa mamaga ang mata. Madedevelop into coryza. So magkakaproblema din. So talagang kailangan balansihin natin, malinis at tuyo. Yun ang importante. Malinis at tuyo ang bahay ng mga sisiw, lalo sa gabi kung saan matutulog sila. Kasi magdamag-expose yan eh. So itong transparent na plastic, walang way para makapasok ang hangin. So protektado sila, hindi sila mahahanginan. Ito namang beddings natin na ipa, sinisigurado natin na kung babasa man sila, kaya nilang magpatuyo. At sa gabi naman, kaya nilang sumilong. Kaya nilang lumubog sa ipa para hindi sila lamigin. So tandaan natin yung mga gilid-gilid nito, kailangan siguraduhin natin na walang mga tulo-tulo, walang mga nakakapasok na ulan o basa o tubig. Kung sakali man na may mga tulo-tulo or what, kung medyo basa yung ipa, pwede nyong padagdagan sa mga tao nyo. Kahit kung halimbawa hindi pa oras, hindi pa araw para magpalit ng ipa, siguraduhin nyo lagi sa hapon, ipacheck nyo na talagang malalagyan ng dagdag na ipa para tuyo pa rin ang tutulugan nila. Kasi yan ang susi. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, sigurado, after ilang days, may mga sipon-sipon ng mga alaga nyong sisiw. So ito umuulan ngayon. So balikan ang mga sisiw natin. Pasokan na dito. Kasi sabay-sabay ang hangin sa kaulan. So yun. Magpapatuyo na naman sila dito sa loob ng brooder nila. Kaya importanteng maluwag, importanteng hindi tatamaan ng hangin. Kasi would you imagine kung basa na nga sila sa labas, tatamaan pa sila ng hangin. So kumbaga double warming effect, medyo harmful na sa kalusugan ng mga alaga nating sisiw. So simple lang naman ang pag-manage dito sa mga alaga nating sisiw. Pag tag-ulan, ang kailangan lang yung brooder mo na isasara mo. Pero pag 1 month old na yan, natuto nang dumapo dito sa taas, kasi may mga dapuan tayo, Pag natuto nang dumapo yan, 1 month old, bukas na to, hindi na natin to isinasara. Kasi malaya na silang lumabas pumasok. Kung ulan umaraw, kahit straight pa ang ulan yan, walang problema kasi may balahibo na yan, kayang-kaya na nila. Ang importante naman, pag 1 month old na sila at dumadapo na, importante naman na laging malinis ang ilalim. Ang beddings, regular dapat ang pagpapalit, dahil dyan naman papasok yung singaw ng ipot nila na nababasa or yung ammonia. Yan naman ang magiging problema ng mga alaga yung sisiw. Kasi walang sinisino ang ammonia. Kahit malaki na yan, pag na-irritate ang eye linings niyan, mag-uumpisang mamaga yan, kakamuti nila, mamamaga na ang mata. Madedevelop into coryza. So, kumbaga, kailangan pinapansin nyo pa rin. Not necessarily na malaki na ang mga sisiw nyo, ligtas na sila sa ulan, po pwede pa rin silang tamaan ng sakit na cause ng dumi or dahil sa ammonia. Kasi, kumbaga, sabi ko nga, walang edad na sinisino ang dumi. Kaya number one sa farm is kailangan malinis. Kasi nasa dumi lahat ng sakit. Ang pinanggagalingan ng sakit is dumi. Kaya importanteng maayos ang management natin ng brooder. Otherwise, hindi natin kayang buhayin ng mga sisiw. Hindi sila lalaking healthy. So ito, I'm really happy and I'm very proud. Ito yung mga sisiw ko. So dalawang brooder to, nasa 700 ang laman. Nasa 700 ang laman, 350. So these are 21 days old. Mamayang gabi, magbabakuna na tayo ng fowl pox. So yun, nagtutok-atukaan na sila. Napakadelikado niyan. Kaya kailangan, sa edad na 21 days o bago mag 21 days, nakabakuna na tayo ng fowl pox. Kasi ang tuka-tukaan na yan, yan ang pinag-uumpisahan ng fowl pox na sakit or bulutong. Pag nahuli ka magbigay, mababawasan ang mga sisiw mo. O kaya naman, pag nagbigay ka na may bulutong na sila, mas lalong lalala, hindi mo na magagamot yan. Kaya it's really important, ano? So ito, nakakatuwa. So, pag 28 days, kilala na natin dito ang mga babae, aalisin na natin ang mga hindi natin gagamitin. Kasi napakarami, masikip sila sa range. So sa 700 na to, makatanggal tayo ng mga 200 na babae, i-deep fry natin. So that would be perfect. That would be perfect. Maluluwag na sila.
may iwasan ng gaanong siksikan. Kasi habang lumalaki sila, nagko-consume ng space, talagang masyadong siksikan. Kaya importante yung magbawas tayo ng mga babae na hindi naman gagamitin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Mark Consulit ito ng Team Logis. And abangan nyo ang mga susunod na video episode natin, dahil mag-feature tayo ng mga ibang farms at ng mga best practices nila na nakita natin para mas makatulong sa atin, ma-adapt natin, matuto tayo ng iba-iba pang methods and practices para sa ikagaganda ng production natin. So lang guys, thank you very much.